Kim here and welcome back to my channel. So for today's video, it's all about an iPhone 13 Pro Max accessories. So lahat ng i-share ko sa inyo is accessory siya para sa iPhone 13 Pro, lahat basta yon 13, 13 Pro and 13 Pro Max, and iba-iba tong brand na ipapakita ko sa inyo, guys. So hindi po siya sponsored, hindi po sponsored itong video na to. At mag-start tayo dito. Ito pala yung pop socket na pop stretch or pop glide, ayan, ng pop socket. So marami nagtatanong sa akin, guys, sa iba kong mga videos and vlog na nakikita nyo to sa cellphone ko. So ito siya, ito yung kanyang itsura, ayan, nai-stretch siya ng ganyan. Hindi ko sure kung hanggang anong phone na malapad yung kakasya sa kanya, pero yung iPhone 13 Pro Max kasya dito. And yung kanyang edge is pa square, ah. Pero kahit hindi pa square yung edge ng phone mo, kasya pa rin siya kasi yung aking 11 Pro Max, di ba pag ganun yun, para siyang paslant. Paslant ba tawag doon? Basta, ayun, pag ganun siya, hindi siya pa square edge. Nagigrip pa rin niya ng maayos dito. And etong pop socket no, hindi ito talaga yung design na nandito, guys. So, ito siya. Ang color na to is periwinkle. Natatanggal to, so, igaganyan mo lang siya, ititwist mo lang siya. Ma-unlock na siya and then pwede mo siyang palitan. So, marami akong, hindi pala ako marami. Ayan, tatlo lang yung meron ako. Accessories naman, guys, is para din siyang pop socket. Pero ito yung keyring, parang ganun-ganun. Ayan, nagaganyan siya. Ayan, o, diba? Dinidikit lang din to sa mga case mo. Pero para sa akin, hindi siya ganun katibay. Ito, guys, is from G-Viewin. Hindi ko sure kung tama yung pronunciation ko, pero ayun, galing siya doon. Yung sa PR package nila, binigay nila sa akin. So, meron akong dalawang design, guys. Ayan, floral na pink and then merong light green. So, kung naghanap naman kayo ng pinakamura and affordable na parang pop socket or keyring, eto, guys. Ayan, masasuggest ko to kasi from Miniso lang to. So, kung meron kayong casing na medyo hindi ganun kamahal, tapos gusto nyong lagyan ng keyring, ito yung ma-recommend ko sa inyo from Miniso. Dalawa to, guys. So, yung isang design, kasi nung binenta ko yung phone ko, ayun, nandun na yung isang gantong design sa isang case doon. So, binigay ko na yun, kaya hindi ko na mapakita sa inyo. Pero, ito siya. Ayan, floral siya na pink. And, madikit din siya, guys, ha. Madikit siya, lalo na kapag yung mga clear case lang. Nasa 119 pesos lang sa Miniso. And then, ito, guys, pinaka-excited ako dito sa ipapakita ko sa inyo na accessory. Kahit saang accessory ata pwede nyong ilagay ito. Kahit sa wallet, ID, AirPods, AirPods case, sa iPhone case, ayan. Ito, guys, ayan, o, ang cute. Ito ngayon yung parang nagiging rave sa internet or sa, ano, sa YouTube. Yung para siyang, ano man tawag dito sa ganito? Basta yun yung parang beads na ginagawa. Ayan. Ito, guys, hindi ko to ginawa. Binili ko siya. And sobrang tagal nga lang ng shipping niya. Ito nakuha ko lang for 45 pesos isa. Ayan. Para sa cellphone. So, ganito siya, guys. So, ang ganda. Ang cute. Diba? Tapos ito yung isang design. Dalawa lang yung kinuha kong ganito. Kasi anin ko naman yung marami, diba? Ganito siya kapag nilagay mo sa phone mo. Ayan, nakasabit siya ng ganyan, no? O, diba? Ang cute. And matibay siya, guys, ha? Kahit na gawin ko siyang bracelet, tapos nandito yung phone ko. Ayan, okay na okay. Kasi talagang nabubuhat niya yung cellphone ko. Kung gusto niya naman ng parang hindi ganun ka-fancy or hindi ganun ka-girly-girly. Ayan, ito naman is from Rinke. Ito naman is 100 pesos. 100 pesos ba o 85? Parang nasa ganun yung presyo niya. Ayan, ganyan siya. Ito naman, pwede mong, ano, kaso hindi naman kasya yung kamay ko dito or yung wrist mo, hindi kasya, guys. Ayan, o, na-adjust siya. And then, pwede mo rin lagay dito. Ang kinaibang kasi ni Rinke, talagang matibay yung kanyang tali. Hindi siya gawa sa mga parang sinulid. Ito kasi medyo malambot. Ang pagkaka, ano niya, basta ay malambot yung sinulid niya, pero ito, ayan, matigas talaga siya. Next naman, guys, ayan, kung alam ko lang na merong ganito na tempered glass para sa camera, sana bumili din ako ng ganito dun sa 11 Pro Max ko, kasi ang binili ko lang dun, yung parang bilog lang na ganyan, pero hindi talaga siya ganyan. Ang ano siya, yung ikakabit mo na lang siya sa ano mo, sa camera lens,
talaga ibabagsak mo ng ganyan, tapos naka-close na yung pinaka-camera mo, and kahit na ganun-ganunin mo siya, ayan, hindi siya masisira or hindi may scratch yung camera lens ng phone mo. So, ito, ayan, marami kayong mabibiling ganito, guys, sa Shopee or Lazada. Parang nagre-range siya sa 196 patas. Meron pa nga ganito, guys, na mahal. Ayun, sa Casetify, sobrang mahal ng ganito nila. Nasa 1,000 plus. Pero, maraming ganito na kasing quality nun, na mura lang. Ayun, meron akong nakalagay dito. Ayun. Na kahit na hindi mo siya ma-feel, hindi mo ma-feel yung mga camera. Kasi nga, talagang naka-close siya, oh. Ayun, oh. As you can see, guys, ayun, naka-close. O, diba? Hindi mo siya ma-ano-ano. Next naman, guys, dito tayo sa phone case. So, ayan, nakita nyo naman to, and nag-upload din ako ng Casetify unboxing ko. So, meron akong dalawang case ng Casetify. Wala ako ngayon kahit isang mura lang na case na parang plastic na nabili ko sa Shopee or sa Lazada. Kasi dati, doon sa cellphone ko, bumibili pa ako sa Shopee, tig 100, 200 pesos. So, parang nagsasayang ako ng pera dahil yun, once na nabagsak yung cellphone mo, ayun, sira. Pwede masira, pwede mag-crack dun sa mga murang phone case. So, ngayon, guys, ayan, sinabi ko sa sarili ko na kapag nakabili na ako ng case na ganito, okay na ako dun. Hindi na ako bibili sa mga Lazada at Shopee ng mga casing na tigwa 100, 200 pesos kasi sayang lang yung pera. Pero, hindi naman worth it yung case na bibilhin mo. So, ito pala, guys, yung una kong case. Ayan. Ganyan yung kanyang itsura. Ayan, guys. Etong case na Casetify na to, hindi naman ako yung bumili. So, si Jeff, binili niya sa akin to as a Christmas gift. Tapos ito, meron akong pangalawa. Dito siya nakalagay, guys. Ayan, inopen ko na, di ba? Pero, yung nilagay ko ata dito, yung sa Otterbox ko. Kasi meron akong isang clear case from Otterbox naman ito. Ayan. Ang gusto ko kasi sa Otterbox, talagang matigas siya. And durable. Talagang merong protection yung cellphone mo. So, yan. Clear case lang siya. Walang parang something na special sa kanya. Ayan, dito ko lang nilagay. So, ito yung isang case ko, guys. Ayan. Ito yung kanyang itsura. O, diba? Ang ganda. Hindi ko pa ito nagagamit kasi ito yung lagi kong gamit ngayon. Ayan. Sobrang sulit niya para sa akin. And ang ganda nung design. Marami pa kayong design, guys. Ito kasi, kinustomize ko to. Kinustomize ko yung kulay. And kinustomize ko rin yung design, syempre hindi. Kasi yung mga design, pwede ka nang pumili. Kinustomize ko rin yung kung gusto mo ng ultimate protection. And take note na huwag kayong pipili ng clear case once na acidic kayo or yung pawis nyo is acidic. Dahil mag-yellowish talaga. Magta-turn ng yellow yung case nyo, lalo na dito, magta-turn siya ng yellow kapag clear case yung pinili nyo. So, si Casetify talagang naka-note naman doon na pumili ng may kulay or colored. Hindi yung light ta, kasi may light din sila doon. Kasi yung light nag-yellow din, yung mga gantong color. Ayan, yung colored talaga, yung colored na colored. Para hindi siya mag-yellow, guys. Tapos, last but not least, guys, sa aking phone case is itong iPhone 13 Pro Max na silicone case with MagSafe in chalk pink. Ayan. Alam nyo ba dati, guys, nung may cellphone ako ng 13 Pro Max, gusto ko magkaroon ng original na silicone case talaga ng Apple. Ewan ko, pero gusto ko magkaroon talaga nung mga original case nila. Tulad nito, yung silicone case nila. Kasi ito, guys, bago na siya. Hindi na siya yung nakalabas dito. Diba? Yung dating mga phone case, nakalabas yung dito niya, parang butas. Tapos, hindi pa protected, guys, yung camera. Ito, ayan, oh. Ang laki ng bumps, diba? Ayan. Ito yung kanyang itsura sa loob. Ito kasi, sobrang velvety, at saka, ang sarap niyang hawakan. And, pwede rito, guys, yung mga MagSafe charger, MagSafe wallet, mga, basta yun, mga MagSafe accessories. Pwede dito sa silicone na to, kasi dito sa mga to, hindi ko siya pinalagyan ng MagSafe dahil hindi naman ako magma-MagSafe. And na-search ko din, guys, na sa mga MagSafe na charger, madaling mag-init ang cellphone at saka madaling mag-downgrade yung battery mo kapag puro MagSafe na charger yung ginagamit mo sa cellphone mo. Ewan ko kung bakit, kung ano yung
pag-aaral tungkol doon. Pero, ayun, umiinit agad yung cellphone. At saka nakakapag-downgrade siya nung battery health mo. So, thank you so much guys for watching this video. I hope nakatulong sa inyo sa mga naghahanap ng mga accessories para sa cellphone nila. Ayan, so, thank you so much guys for watching. And don't forget to click the subscribe button below and like this video. Meron din pala ako Instagram and Twitter guys. You can also follow me there para, ayun, let's be friends. And thank you so much guys for watching. See you on my next one. Bye!